Okay, so again, good afternoon everyone. Alright, okay, so ang topic ngayon guys, okay, ang i-discuss natin, okay, syempre yung exact differential equation. Okay, and first order differential, first order linear DE. Linear D. Can I spelling? Linear D. Right. So, siyempre, begin tayo guys sa exact differential equation. Okay? So, remember guys na yung ating problem, yung differential equation, lagi siya naka general form na mdx, okay, plus ndy equal to 0. Okay? So, sa mga past topics, alam na natin kung paano ma-identify, okay, if the DE is separable or homogeneous na. Okay? So, ngayon naman guys, siyempre sa exact DE, okay, meron din tayong ginagawang test, okay, or the test for exactness. Okay? So, for ano rin guys, na for exact DE, meron din tayong test, okay, na gagawin, or yung test for exactness, okay? So, this differential equation, okay, is exact, okay? If, halimbawa guys, no, let's say merong function na g of x, okay? Pero, misang kasi ginagamit is f, no? Pero, ang gamitin natin dito is, g. No. Let's say merong function na g of x and y equal to 0. Okay, such that, okay, pwede siyang masulat na ganito guys. No. Okay. From your differential calculus, no, how do we write the total differential of g? Okay, the total differential of g, okay, ganito, xy is equal to, okay, ano yung ginagawa guys dito? For the total differential of the function. Ah, siyempre, meron yung ating ano yung aim muna is ma-rewrite si derivative ng g or the total derivative of g. Okay, in the form of m of x. Okay, and y, siyempre, yung kanina pa rin naman na yan, no? Yung m not saka n, a function of x and y, yan, no? Okay, dx plus also nxy. Okay, dy. Okay. Now, gaya na sabi kanina, okay, how do we write the total differential of g kung siya ay a function of x and y? Okay, di ba guys, na pag kumukuha tayo ng total differential, kung meron tayong ano dyan, two or more variables, no? Okay, we will do partial derivatives. Okay, so that means you have to get the derivative of g with respect to x. So, written as, ganito yung symbol na parang 2 guys, no? Pero di dapat yan na parang 2. Okay, g, x, y, okay, with respect to x. And then the other one, syempre, derivative ng g x y with respect to y. Okay? Guys, no, pag sinulat mo yung total derivative ng g, okay, with respect to x and y, okay, understood guys na yung katabi ng dx dito, okay, ito guys, no, ang katabi niya is ito. Okay, yung with respect to x. Okay, ano lang dyan, palatandaan lang dyan, para ka lang dyan nagka-cancel guys, no, ng dx dx, no? Okay, parang in-add mo lang yung to, dalawang ano differential, okay, isa with respect to x, isa naman with respect to y. Okay, so yung katabi naman ng dy guys, syempre yung with respect to y naman na derivative. Okay, yan lang yung guys, no, nakuha ba? So ibig sabihin guys, no, okay, ito yung ano tinatawag na test for exactness. Okay, dito siya guys binase. So yung test for exactness natin,
Okay, base dyan sa nakuha natin equation. Okay, kailangan guys. Okay, di ba ito equal na yan, oh. Kailangan guys na yung derivative ng M, okay, ng M with respect to X, with respect to Y, okay, is equal to the partial derivative naman ng N with respect to X. Okay, merong proof to guys, no? Okay, hindi ko nasagay sa pagitan, no? Okay, so if you just continue the ano, derivative, okay, lalabas to guys yung equation na ganito. Okay, so ito guys yung ano yung gagawin nyo para matest yung exactness ng isang differential equation. Okay, ngayon if the equation is exact, may gagawin kayong ano solution. Okay, so base dito naman sa ano, siyempre sa derivation niya, no? Sa mismo equation niya. Okay, so ang ginagawa lang dyan is you let siyempre the solution to be, let's say ito yung g of x and y equal to c. Since solution na tayo, hindi na siya 0, so lalagyan mo siya ng constant sa dulo. Okay? Okay, merong dalawang ways ganyan dito guys, no? Kasi nga, you can start at m or you can start at n. Okay, so ganito yan, no? Okay, so tulad ko muna ulit yung ating differential equation, m dx and dy equal to 0. So if exact, okay, kailangan lalabas na yung partial derivative ng m with respect to y must be equal to partial derivative ng n with respect to x. Okay, so let's say we start at at m. Okay, okay, so ganito yan, no? Parang start ka guys ka m, bale di ba guys, no, yung m natin dito is the ano, sana yun. So yan, no, partial derivative ng g with respect to x. Okay, so if nag-start tayo kay m, okay, tandaan na si m natin is the partial derivative ng g, okay, with respect to x. Yan. Tapos yung gagawin mo dyan guys is i-solve mo yung g. Okay, so yung g mo dyan, ito nga, partial derivative equal to m derivative dito na. Okay. Parang siya, parang to yan guys, ha. Pero huwag nyong pagkakamali na to, ha. Okay, then you integrate na. Okay, both sides. Okay. Ayan guys, no, diba, pag sinabing partial derivative with respect to x, yung y mo dyan na variable, okay, ginawa ang constant. So that means, when you get the solution of g here, okay, dito pa lang guys, no, so with respect to x, ang g mo dito guys, okay, is equal to integral ng m, ito guys, nagawin ko na siyang dx na lang, no. Okay, and then plus yung constant of integration. Sabi ko nga, nung nag-derivative ka with respect to x, constant si y. Ngayon naman guys, no, pag nag-integrate ka with respect to x, okay, kasama si y as constant. So dito guys, no, dalagay mo siya ng h of y. Okay, so ito, pwede siyang constant, pwede a function of y alone. Nakuha ba? Okay. So ano yung next na gagawin mo dito? Sabi ko nga, kung nag-start ka m, ibig sabihin nung kasunod niya is n. Okay? After you get the g, the function of g, okay, next is, kukunin nyo guys yung derivative ng g, okay, with respect to y naman. Okay? And equate it to n. Okay? Ano guys yung makukuha dito? Pag kinuha mo yung derivative ng g with respect to y, siyempre ito, kukunin mo yung derivative niyan. Okay. So, ganito na kalabasan yan guys, no? Meron ka dyang equal to the derivative with respect to y. Ito ang integral. Okay, m dx. Okay. O, close ko muna, no? Then plus, okay, yung derivative ng h of y with respect to y. So, that is h of prime y. Okay, nakuha ba? And then, diba, inikit mo kay n, guys. Makakuha mo dyan yung h of y. Okay, meron ka dyan makakuha ng h of y. Nasang function of y. So, let's say, that is, ano yan, magandang variable dito. Let's say, b of y na, ganyan. Okay? And then, you will solve h of y. So, just integrate b of y, yan, with respect to y.
Okay? No need to add, ano guys, na constant dito. Okay? Huwag ka na mag-anong constant dyan. Kasi, sa solution natin, dito sa start, ang g natin dyan, function of x and y equal to c. Okay? Pag nakuha mo yung h dito, babalik mo kay g. Nakuha ba? Okay? And then, pag nakuha mo na yung g, mag-equate ka kay c. Yan ang solution mo. Okay? So, ganun guys yung ano yung method or process sa pag-solve ng exact equation if we start at m. Okay? Now, how about if we start at n naman? Okay? So, balik tayo wala naman yun eh. Number 2. Okay. Start tayo kay n guys. Okay. Remember yung n natin is the partial derivative ng g na solution natin with respect to y. Okay? And then, the derivative. Okay. So, iba kasi guys, no, ganito yung ginagawa nila. Pwede naman ganito eh. Equal to, ano, and tapos, in-integrate to. Pwede naman, ano, multiply mo ng dy parehas na n dy, tapos saka mo integrate. Okay? Ayun. Siyempre ito, makakuma dyan yung g. Ayan, equal to the integral ng n dy. Okay, plus, dito guys, no, since tayo ay partial derivative with respect to y, ibig sabihin yung x mo doon is held constant. So that means when you integrate n, okay, or g here, okay, ang x is kasama sa constant. So maglalagay ka dyan ng constant na a function of x. So let's say f of x. Okay? Then, paano kuha mo yung g? Diba nag-excel ka kay n? Okay? Papunta ka naman kay m noon. So ibig sabihin, you have to get the derivative ng g with respect to x naman. So, derivative of g with respect to x. Okay, so derivative niya with respect to x. Okay, nitong integral natin. And dy. Pero siyempre, may solution na to, no? Okay. Ano lang tayo, naka-generalize lang. No? Plus, derivative ng f with respect to x. So that is f of prime of x. Okay? Then, you will equate this to m. Okay? Then, what you will get? Okay, if you equate the partial derivative ng g with respect to x equal to m, you will get f prime of x, okay, equal to some function of x. Let's say that is a of x. Okay? Then, to get f of x, integrate mo yung a of x, okay, with respect to x. Okay, again, no need to add the constant c. Okay, why? Okay, pag nakuha mo f, ibalik mo kay g. Dito. Okay? Pag nakuha mo yung g na, okay? So, kompleto na yan. Then, equate mo kay c. Tapos na yung problema. Okay? Yun ang mismo guys yung solution natin. Okay? Naintindihan? Alright. So, syempre, ang tayo na sample problem. Okay, sample problem number 1. Okay, so let's say the differential equation 3x xy minus 2, okay, dx plus x squared minus plus 2y dy is equal to x cube pala to, sorry x cube equal to 0. Okay, so dito guys ang instruction na test for exactness and solve the equation. Okay, so dito syempre topic natin kasi guys is ano exact differential equation, so yun ang gagawin natin. Now, if there are other ways, so pwede nyo yung gawin. Okay? Pag sinabi lang guys yung instruction na ganito ganyan, no? Test for exactness and solve the equation, ibig sabihin nun, yung solution or process for solving exact equation. Okay? Kasi guys, no, may mga problems na solvable by different methods. No? It can be by inspection, variable separable, by method of homogeneous equations. Okay? Sa dulo, yun ang mga gagawin, you know.
Oh, pag ano, board exam na, no? Kaya sa midterm exam or sa mga quizzes, pag hindi naka-indicate yung method, right? So, dito, ang gagawin mo natin is test for exactness and solve the equation. Okay? So, here, we have, syempre, yung M natin, guys, is ito. Yung 3xxy minus 2. So, distribute natin, guys, na 3x times xy is 3x squared y. Okay, minus 3x times 2 is 6x. Okay? And then, our n is equal to x cubed, okay, plus 2y. Okay? So, for test for exactness, okay, we have to get the partial derivatives of m with respect to y and the partial derivative of n with respect to x. Okay, so ano yung partial derivative ng m natin with respect to y? Okay, so partial derivative with respect to y of the quantity 3x squared y minus 6x. Okay, so ibig sabihin niyan, guys, yung y mo dyan, I mean yung x mo dyan is constant. Now, so, derivative ng 3x squared y with respect to y. Okay, constant yung 3x squared. Okay, derivative ng y with respect to y is 1. So, this is 3x squared. Okay, derivative ng 6x, constant siya. So, 0. Okay. The next is the partial derivative of n with respect to x. And equal to, with respect to x, of the quantity x cubed plus 2y. Okay. Ayan. So, derivative ng x cubed with respect to x, copy yung 3 minus 1, so x squared. Okay, since constant si y, derivative ng 2y with respect to x is 0. Okay, so as you can see na pares to, no? Ayan. So magdalay ka dyan ng conclusion. Okay, therefore, no? O pwede ganito, no? Since partial of m with respect to y is equal to partial derivative ng n with respect to x. Okay? The given DE. Okay? Is the given DE. Okay? Is exact. Okay? Ayan. Then, mamimili ka na kung sino sa dalawa. I mean, kung kailang, kung saan ka mag-start, okay? Kung kay M or kung kay N, okay? So, ang trick naman dyan, guys, syempre, yung mas madali, okay? Dito kasi, parehas naman sila two variable, I mean, two term, walang problema, no? Kahit M dyan or N, okay? So, let's try M tayo, guys, na M, okay? So, pag start kay M, okay? Diba yung solution natin is g of x and y equal to c. Yung solution natin. Okay? So, pag m tayo, ang insert natin, bali yung g natin dito, guys. Ang g natin is equal to the integral ng m dx, okay, plus some constant na y. Okay? O some function of y pala, no? Okay? So, equal to the integral ng m natin, which is 3x squared y minus 6x, okay, dx plus h of y. Okay? Ayan. So, with respect to x, okay, yung x lang dyan mapansinin mo, integral ng 3x squared, ano, guys? So, 3 plus 1, no? So, cube over n plus 1, so over 3, minus integral ng x, okay, plus 1, 2 over 2. Tama. Okay, then plus h of y. Then, simplify natin. So, 3 over 3 cancel. So, meron ka, ay, nawala yung y, guys, na. Sorry, nawala yung y. X cubed y, and then minus 6 over 2 is 3. So, 3x squared. Okay, plus h of y. Okay? Makuha mo na yung g. Okay, so ito, guys, yung ano, yung g natin, ha. Okay, so later, pag nakuha mo yung h of y dito, equate mo lang siya kay c. Yan ang solution natin. Okay?
Next is sa punta kay N. Okay, so we have to get the partial derivative ng E with respect to Y. Okay, so ano yung partial derivative natin with respect to Y? Okay, so syempre yung partial derivative ng nakuha natin na function. Okay, which is x cubed y minus 3x squared plus h of y. Okay? Yan. Equal to. Okay, derivative ng x cubed y with respect to y. So, constant yung x dyan. So, copy lang yung x cubed. Okay? Nasundan. And then, derivative ng 3x squared constant siya. So, 0. Then, derivative ng h of y with respect to y. So, syempre, that is h of prime of y. Okay? Then, next is, you will equate this to n. Okay? Anong guys yung n natin? Ang n natin is x cubed plus 2y. Okay? So, equate mo to. Ito kay n. Okay? So, we have here x cubed plus h of prime y is equal to n, which is equal to again x cubed plus 2y. Okay, so mapansin nyo guys na meron ditong x cubed sa kaliwa kanan. Ayan, tanggal to. Okay, ang natira guys is h of prime of y is equal to 2y. Okay, nasundan ba? So therefore, yung ating h of y is simply the integral of 2y with respect to y. Okay? So, obviously, that is y squared. Okay? Then, substitute back yung ating h of y doon kay g. Sabi ko kanya, no? So, therefore, the solution is, okay, therefore, okay, the solution is, okay, by g natin, guys, is equal to x cubed, okay, y minus 3x squared. Yung h of y natin is y squared, so plus y squared. Okay, then equal to c. Kapag solution, guys, bali, tatanggalin mo na yung g. Okay, ito na lang yung ano mo, yung kukunin. Okay, pwede mo nang listen yan. Nakuha na, guys. So, nilagay ko lang siya para makita nyo kung saan ang galing yung solution natin. Doon mismo kay g, siyempre. Okay? Okay, sa pag inuna ko yung n, pares na naman yan. Okay? Pag inuna na yung n. So, pakita ko pa rin para maniwala kayo. Na. So, if we start at n, okay, ano yung n natin? Ano yung g natin, guys? Okay, n natin na. N tayo. Yung g natin, guys, dito ay equal to the integral ng n dy. Okay? Plus some constant. Okay? Or some function of x. Okay? Yung ating n, guys, again, is, ano nga yan? X cubed minus, ano ba? X cubed, plus, sorry. Plus 2y. Okay, dy. Okay, plus some function of x. Okay, with respect to y, so, x cubed constant siya, bali, ilagyan mo na siya ng y. Then, integral lang 2y with respect to y is y squared. Okay? Then, plus function of x. Pag nakuha mo na yung g, since n ka nag-start, magde-derivative ka with respect to x. Okay, partial derivative with respect to x. With respect to x. Ng ating nakuhang function. Ito guys, yung ating g naman. Okay, yan yung ating g. Okay, so ikit mo yung case yung maya. Na. Okay, so partial derivative ng x cubed y plus y squared plus okay, f of x equal to, so with respect to x, ito yung x cubed is 3x squared. Okay, then copy yung y, constant siya. Derivative ng y squared, constant siya na. So 0. Then derivative ng f natin with respect to x is f prime of x. Okay? Then the next step is equate mo to kay m. Okay? So, ano again yung m natin? Okay, 3x squared y plus f prime of x is equal to m. Okay, our m is,
Okay, ano nga yun ulit? 3x squared y minus 6x. Okay? 3x squared y minus 6x. So, again, guys, na ito, cancel nyo. Yan, wala na yan. Okay? Ang matitira is yung f of prime of x na lang na equal kay negative 6x. So, therefore, the f of x is equal to the integral ng negative 6x dx. Okay? So, obviously, that is negative 3x squared. Okay? Negative 3x squared. Then, babalik mo yung f doon sa g. Okay? So, therefore, the solution is okay, is x cubed y plus y squared. Yung ating f of x na negative 3x squared. So, minus 3x squared is equal to c. Okay? So, as you can see, pares na yan, guys, na. Nakuha nyo. Ano? Maka, siyempre, na-arrange lang yung ano mo yung ibang terms. Okay, yung f natin taka yung h kasi. Okay? Okay, another example, syempre. Number 2. May tanong? Okay, another example. So, antayo. Yung merong, ano, trigonometric function. Okay, number 2. So, same instruction, test for exactness and solve the equation. Let's say, okay, 2xy minus 10y dx plus quantity x squared minus x secant squared y. Okay, dy is equal to 0. Okay, so here our m is, okay, 2xy minus tangent of y, and then our n is x squared minus x secant squared y. Okay, so to test for exactness, okay, we will get the derivative of m with respect to y and derivative partial derivative of n with respect to x. Okay, so for the partial derivative of m with respect to y, okay, so x natin is held constant na 2xy minus 10 y. Okay, derivative ng 2xy, constant yung 2x, so copy lang yung 2 dyan. Derivative ng y is 1. Okay, minus derivative ng tangent, guys, is secant. Okay, so this is secant squared y. Okay, next is yung ating partial derivative ng n with respect to x. Okay, so the expression is x squared minus x secant squared y. Okay, derivative ng x squared with respect to x is 2x. Then, the derivative of x secant squared y. So, constant, guys, yung ating secant squared y. Okay, papansin naman lang si x dyan. Derivative niya with respect to x is 1. So, just copy the secant squared y. Okay, since equal yung ating partial derivatives. Okay, so therefore, the given DE is an exact DE. Na. Okay. So ngayon, tipili ka lang kung sino yung unahin mo, no? Okay, dito guys, no, isa lang gagawin natin, no? It's either ano lang muna, o M lang muna or N lang. Okay, so dito guys, no, syempre nakasanayan ko kasi na lagi ako M. Okay, so kukunin ko muna yung G galing kay M. Na, yung ating G is equal to the integral ng M, okay, dx plus, okay, some constant of
some constant na a function of y. Okay? Equal to the integral ng m natin, which is 2xy minus tan y. Okay, then what? Okay, dx plus h of y. Okay, integrate. Okay, ito lang guys. Ang papasin mo lang dyan is yung 2x na. Okay, so integral ng 2x is x squared y minus tan y constant. So parang ano lang yan na integral ng 1, which is x. Okay, so minus x, then copy yung tangent of y plus function of y. Okay, so ito yung ating equal kay c. Na, ngayon, paano ko muna yung g? So, since nag-start ka kay m, okay, next is papuntahin mo siya kay n. Okay, by getting the partial derivative ng g with respect to y. Okay, so the partial derivative ng g with respect to y, parang g ah, y is equal to the partial derivative with respect to y of the expression x squared y minus x tan y, okay, plus h of y. Okay, so derivative ng x squared y, constant yung x squared, derivative ng y with respect to y is 1, so copy lang yung x squared. Okay, dito naman kukopyahin mo lang yung ano, x. Okay, and then derivative ng tangent of y with respect to y is secant squared, so secant squared y. Okay, then derivative ng h natin with respect to y is h prime of y. Okay, so the next step is to equate this to what? Okay, to n. Okay, now ano yung n natin? X squared minus x secant squared y. Okay, dito na x squared minus x secant squared y. Okay, plus h of prime of y equating to n, which is equal to what? X squared minus x secant squared y. Okay, so ano yung napansin nyo? Ano ang napansin ninyo dito? Okay, cancel lahat na. Ito rin. X squared tsaka x secant of y. Secant squared y. Okay, so meaning yung ating h of prime of y is equal to 0. Okay, so ano yung ibig sabihin niyan guys, no? Yung h of y mo is obviously a constant. Let's say that is c1. Kaya lang guys, kasi dito, di ba yung nasa kabila ng ano ng g is constant na. Okay, so parang lang guys, parang ganito lang yan guys, no? Pag binalik ko kasi c1 dyan, tignan nyo ah. Okay. Di ba meron tayong g is equal to x squared y minus x tan y. Okay. Plus h of y, which is c1 equal to c. Okay. Ilipat mo guys yung c1 dun sa kabila. X squared y minus x tan y is equal to c minus c sub 1. Ito guys na. Di ba arbitrary yan ah. Isayin mo na lang yan guys, no? Okay. Isang constant na lang yan. Kuha ba? So therefore the solution is, the general solution is x squared y minus x tan y, okay, is equal to c. Okay, so ito yung ano, general solution natin para doon sa second sample problem. Okay, nasundan ba? Nasundan? May tanong?
Okay, so wala nang tanong, proceed tayo sa ating next na topic, which is the first order linear differential equation. First order, okay, linear DE. Okay, so again, let us recall, paano ba masasabi natin na yung isang differential equation ay linear? Ang ba, di mo na sinabing first order, no? Ang requirement muna is linear DE, no? Okay, di ba guys, na yung form ng ating linear DE ay ganito, no? So, we start at a sub n, the derivative of y with respect to n, with respect to y, okay? The n derivative, no? And then, pababa yan, minus 1, okay, n minus 1, okay? Ang kaya a sub 1, and then the first derivative, okay, y prime plus a sub 0, and y na equal to some function of x, okay? So, di ba guys, na masabi natin linear yung isang differential equation kung lahat ng katabi ng ano, ng derivative ay constant or a function of x. Itong a sub n minus 1 hanggang kay a sub 0, okay? At nasasara guys na ano, na a function of x na pwedeng constant, okay? Basta walang kahalong y, okay? And then, dapat guys, no, lahat ng derivative natin, derivatives, ang kanilang exponent or yung power nila is that ay 1. Okay? Diba guys, na pag sinabi linear, yung ating ano, exponent, highest exponent is 1. Okay? So, same for DE na. Okay. So, pagdating naman sa first order DE, may ano na yan, may gagawin na kayo guys, no, para masabi mo na yung differential equation of first order is linear. So, ito lang gagawin nyo guys, no. Okay, remember yung ating general form na mdx plus ndy, okay, is equal to 0. If this differential equation na can be written as ganito, okay, by some algebraic manipulation, no, okay, pag pwede mo siya masulat ng ganito guys, no, na dy dx plus y, okay, p of x is equal to q of x, okay, then, okay, the given differential equation is a linear type. Okay, ito guys na. Kasi guys, na pag nakuha mo ito na form na to, may ano na, may kasunod na guys na solution. Okay, din yun na gagawin yung ano, yung pagkuha ng integrating factor. Pero, i-derive ko guys yung ano, yung general solution. Okay, anyway, so pag nasulat na siya sa ganitong forma, ito guys yung ating general solution. General solution. Okay. So the general solution is, okay, so yung y natin na a function of x, and then multiplied by phi of x, okay, yung phi of x yan guys, yan yung ating integrating factor, equal to the integral ng phi of x, and then q of x, okay, dx, then plus the constant of integration, okay, yan guys yung general solution natin, okay. So, paano nga ba kunin yung phi of x? Ito yung integrating factor. Okay? Yeah, where integrating factor okay, yung ating phi of x is equal to e raised to the integral of phi of x dx. Okay, dito guys, na pan-integrate ka, no need to add plus c. Okay? Kasi meron tayong CD sa dulo. Mag-double lang kasi guys eh. Nakuha niya. Ayun. Ngayon, siyempre, ipakita ko bakit nag-arrive sa ganitong, ano, ganitong solution. Okay? So, as you can see dito guys, in term is integrating factor. Actually guys, na yung, ano, yung first order linear DE is counterpart ng, ano, exact DE. Pag sinabing counter, kung kanina exact, ito si first order naman, ano siya? Non-exact. Okay, ito yung pinakasimple na type ng non-exact equation.
Okay, meron pang iba guys na na-exact, pero ito muna tayo, no? Maybe sa next na video, no? Doon ko i-discuss yung ano yung non-exact. Okay, yung general type, no? Kasi dito guys, no, yung ating integrating factor, as you can see, is a function of x only. Okay? Sa more general na ano na non-exact equations, si integrating factor mo, pwede siyang a function of y, pwede yung both guys na function of x and y. Okay? So dito, simple lang muna tayo, no? X lang. Okay? So, ano ba yung purpose guys ng integrating factor na to? Okay? Ano yung purpose niyan? Okay. Ang purpose niyan guys, kasi, di ba, non-exact siya. So, pag ang non-exact equation ay minultiply mo ng kanyang integrating factor, ang mangyayari guys, no? It will result into a exact differential equation. Okay? So, i-prove natin guys na, ano, na ito yung, ano, yung magiging solution natin. Tsaka ito din yung, ano, yung ating integrating factor. Okay? Ayan. So, ngayon, nasabi natin na ano siya, linear, no? Okay? Let us multiply both sides by dx na. So, what will happen? Okay? Meron tayo, ano dyan? Dy plus y okay, px then dx okay, is equal to tama ba? Okay, equal to cube x okay, dx. Okay? Dito kasi guys, sa kabila, walang problema dyan kasi puro yan x. Ito kasi sa left side, merong y. Merong magkasama na y tsaka x. Okay? So, sabi ko nga, mag-multiply tayo ng integrating factor para itong ating differential equation ay maging exact. Okay? So, ngayon, let's say, syempre, yung ating integrating factor is p of x. Okay? So, multiply both sides by p of x. Okay? So, what will happen? Meron tayo ano dito, p of x dy plus dito kayo sa tinan nyo, paghaluin ko yung mga x ha. Okay? Sa, lalo na dito sa may ano, sa may second term. So, y p of x and then dx. Ola yung p. So, p of x dx is equal to okay, p of x and then q of x okay, dx. So, by doing this, kailangan guys na maging exact yung ating ano, yung ating magiging differential equation. Okay? So, paano nga ba siya maging exact guys? Paano nga ba? Ah, diba, syempre, meron tayong test for exactness. Tama ba? Kailangan guys, 'di ba, yung ano yung ato, yung partial derivative nitong ating itong ating p of x with respect to y must be equal to the partial derivative ng y of tawag nito. bakit ito? This should be p of x, p of x dx. Okay? Pero guys, no, may isa pang way na mas madali, no? Okay? Instead of getting the partial derivative. Okay? So, why not, kung eksakto, okay? Ito kasi guys, no, kung eksak siya, okay, pwedeng, ano siya, derivative siya ng, ano, ng tawag ito ng dalawang function okay na u and v. Okay, pwedeng ano ganyan. Diba guys na pag product ang ating derivative is u dv plus v du. Okay, so ngayon guys na paano ko siya papalabasin ng ganito? Okay, u dv kasi
yung guys, ano eh, isang ano eh, isang special feature ng ano eh, isang activation eh. Okay? Magano siya magre-result siya sa isang special integrating factor. Okay? So example niyan guys, itong ano derivative ng product. Okay? So ganito 'yan. Ang gawin natin guys, ganito na. Okay, ikumpara ko guys na yung ano yung term, yung kada term. Halimbawa, yung UDB para dito kay ano. Ano, yung UDB para dito kay P of X DUI. Tapos yung video naman guys is dito. Okay? Ba't ko gagawin yung guys na ito lang na hindi nasama yung Y. Ito dapat siya. Okay? Ngayon na. Alam nyo ha? Kung ang Y natin is B, so pwede natin sabihin na ganito yan. Okay? Then yung U natin is P. Okay? So pwede natin sabihin na derivative ng V and Y is equal to, okay? So copy yung V. Okay? Then derivative ng Y plus copy yung Y, then derivative ng V. Okay? Ayan guys ha. Ano to ha? Partner. Yung P, ito na siya. Tapos yung Y, ito na rin siya. Okay? Dito naman yung Y, ito na rin siya. Okay? So, yung tira guys, ito. Asan siya? Ito siya guys, oh. Okay? Ako ba? So, that means our DP of X is equal to P of X. Okay? Q of X. Then dx. Okay? Tapos, divide natin both sides by okay, P of x. So, ano mangyari guys na? Dito tayo na. Sabla. Okay? Meron tayong derivative ng P of x over P of x. Okay? Equal to Q of x dx. Okay? Okay, integrate natin guys na both sides. Integrate. Okay, ito guys na yung nasa left side, parang ano yan eh, integral lang du over u. Okay? Tama ba? Dp over p. So, ano yung integral ng du over u? Ln of u. Tama? So, this is same as ln of p of x. Okay, equal to the integral ng okay, q of x dx. Okay? Ngayon, ay, wait lang, ba't naging q yan? P. Okay, solve natin yung P of X. So, kung nakalogarithmic siya, gagawin mo siya exponential. So, therefore, diba meron, pag sinabi natin ln of y is equal to x, notice the same as what? Y is equal to e raised to x. Okay? So, ito, yung ating P of X is equal to e raised to what? Wait lang, ba't naging Q yun, guys? This should be P. P pala to P. Okay, P of X. Okay, P of X. So, this should be integral lang P of X dx. Okay? So, dyan guys, nanggaling yung ating ano, ang ating integrating factor. Okay, so, para di mo na siya gawin palagi, kailangan tandaan mo yung formula for the integrating factor. Okay? Ayan. So, paano ko mo na integrating factor? I-multiply mo lang dun sa ano, sa y, and then integrate p times q and then plus c. Okay? Nakuha ba? Okay, so tayo na. Sample problem. Okay, this is sample problem number 3. Okay, so the differential equation is 2y minus 4x squared okay, dx plus x dy is equal to 0. Okay, so
Pag ito ay tingnan mo guys, nasasaya parable variable. Hindi siya na, kasi y lang to, ito for x squared. So, imposible na yan, ma-separate. So, homogeneous naman, 1, 2, 1. So, hindi rin. Sa exactness guys, with respect to x to, 1. With respect to y, meron to dito. So, hindi siya exact guys, no? Okay? So, doon ka magkakaroon ng idea na pwedeng ano siya, linear. Okay, bye. Siyempre, rearranging or writing the differential equation into the standard form, yung dy dx plus yp of x equal to q of x. Okay? So, write natin na. Okay, write the given d. Okay? So, copy mo natin. Minus 4x squared dx plus x dy is equal to 0. Okay, let's start by dividing both sides by dx na. Okay? Then, distribute na natin guys yung 2. Okay? So, meron tayong ano dyan? 2y minus what? Minus minus 2 times 4 is 8x squared. Okay? Plus x dy dx. Okay? Equal to 0. Okay? And then, arrange natin yung merong x dun sa ano siya, sa right side, and then yung derivative natin sa pinakaunahan sa left side na. So x dy dx, okay, plus 2y is equal to, magiging positive siya guys na, 8x squared. So para mawala yung x dito guys na, divide natin ng x both side. Okay, so meron tayong dy dx. Okay, plus 2y over x. Ang gawin natin guys, na iwalay ko yung y. Value y times 2 over x is equal to 8x squared over x is what? 8x na lang. Okay? So, by comparing to the standard form na dy dx, okay, plus y cube x is equal to cube x. Okay? So, you can say that the given differential equation is linear type. Okay? So, pag na-write mo na siya, kunin mo yung P tsaka Q. Okay? Yung P mo dito, syempre, yung katabi ng Y. Q of X is 2 over X. And then, our Q of X, yung nasa right side, which is 8X. Okay? Next is, get the integrating factor. Okay? Yung ayat natin, yung P of X is equal to e the integral of p of x dx. Okay, so e integral lang 2 over x dx. Okay, labas mo yung 2, ayan, magiging dx over x, and then integral guys ng dx over x is ln of x, so e raised to 2 ln of x. And then, pasok mo guys yung 2 dito, magiging e raised to ln of x squared. Okay? Remember guys na, yung e raised to ln of a is the same as a na lang. Okay? So, ito, yung e raised to ln of x squared is the same as x squared na lang. Na. Okay? So, equal to x squared. Okay? Then, plug in sa ating general solution. Na. Remember yung ating general solution for linear type. Okay? Ang ating general solution ay y by a function of x or p of x na lang dito. Na kahit wala lang yung ano, function of x, understood naman yan guys na, equal to the integral of p of x and then q of x dx plus the constant of integration. Okay? So, y, yung ating p of x ay x squared. So, x squared equal to x squared dito. Ang q natin is 8x. So, times 8x. Okay, dx plus c. Okay, simplify. Pwede mong ilabas yung 8. So, that is 8. The integral ng x squared times x cubed. Okay, dx plus c. Integral ng x cube is what? Okay, plus 1 magiging 4 over
n plus 1. So, 4 pa rin, ha? Plus c. Okay? Simplify. So, 8 over 4 is 2. So, y times x squared is equal to 4. Amali. 2x raised to 4 plus c. Okay? Pwede pang ano guys, no? Ihiwala yung y by dividing both sides by x squared. Okay? Provided that x squared is not equal to 0 na. Okay? So, y natin is equal to okay, 2x squared 2x raised to 4 over x squared is ano na lang guys, no? X squared na. And then, plus c over x squared. Okay? Pwede to guys, ha? Okay? Or, pwede rin negative na exponent na. So, y is equal to 2x squared plus c x raised to negative 2. Okay? Nakuha ba guys? Ganyan mag-solve ng linear type na differential equation. Any question? Okay, so kung wala, isa pa na. Isa pang sample problem. Okay, number 4. Okay, kaya na. Okay, ito na. So, y prime is equal to x minus 2y. Okay, cotangent of 2x. X minus 2y, cotangent 2x. Okay? So, is this linear? Obviously na. So, ang gawin mo lang dyan guys, syempre, is to rewrite the equation na. Okay? So, syempre, yung y prime mo dyan is dy dx. Yan na. Okay? So, y prime. Okay, lipat guys yung 2y cotangent 2x. So, minus siya, magiging plus. So, plus 2y. Okay? Cotangent of 2x equal to x. Okay? Then, iwalay mo yung y. So, plus y times the expression 2. Cotangent 2x is equal to x. Okay? So, obviously, this linear na by comparing to the standard form na y prime plus y p of x okay, or p na lang equal to okay, q of x. So, here our p of x is obviously katabi ng y which is 2 the cotangent of 2x and our q of x is x. Okay? Okay, paano ko muna yung p at q? Next is, kukunin natin guys yung integrating factor. Okay, ayat natin is of course equal to the p of x e okay, raised to the integral lang p of x dx. Okay? The integral ng ating p of x is 2 cotangent of 2x. Okay? Dx. Okay, ano nga ba yung integral na integral ng cotangent, guys? Ano integral ng cotangent of u? Baka nalimutan niyo na. Integral ng cotangent of u. Yung du. Okay, ang trick lang niya guys na pag nalimutan niyo. So, di ba yung cotangent that is ano? Cosine u over sine u. Okay? So, lagay mo siya ng du dito, bale. Ito niyo, yung ano kasi guys, yung derivative ng sine u is cosine u. Tama, du. So, ibig sabihin guys, no? Ano yung integral ng ano? ng cotangent of u. Okay, or cosine du over sine u. So, this is what? The ln of sine of u. Okay? Nakuha niya? So, dito kasi guys na meron tayong ano, merong 2. Okay? So, if u is 2x, then yung du natin is 2 dx.
ito guys, na-recto na kasi pag nirerate mo siya as ganito, E, okay, cotan gen 2x and then 2dx. Okay, so ito na guys yung u mo, ito, then ito yung du. So, recto siya guys na. Bale, ano lang yan, E raised to the ln of sine 2x. Okay, so again, pag E raised to ln, kukopyay mo lang guys yung nasa loob. Okay, so same siya nito, na sine 2x. Okay, sine 2x. Ayan, pag nakuha mo na integrating factor, okay, plug mo sa general solution. Okay, ang ating general solution ay y times na phi equal to phi and then q dx plus the constant of integration. Okay? Y natin. Phi natin. So, sine 2x equal to the integral ng yung q guys, napapauna ako ha, kasi x lang siya. So, x times yung phi natin na sine 2x. Okay, ayan. Then, dx na plus t. Okay? Now, dito guys, sa ano, sa x sine to x, mag-ano ka dyan? Integration by parts na. Okay, kasi meron tayong algebraic, and then meron tayong trigonometric. Okay, ano ba ang take guys sa pagpili ng u and dv sa integration by parts? Okay? Diba may tinura ko dyan yung ano, yung Liate. Okay? Kung sino nasa unahan o nasa taas, siya yung ano, yung u. Okay? So, meron tayong algebraic and trigonometric. So, that means ito yung ating u, ito yung ating dB. Okay? Pag sinabing u, siya yung differentiable. Pag dB naman guys, no, siya yung integrable. Okay? So, let u is equal to x, so that means our du is dx, and if our db is sine 2x, okay, ano you guys yung ating b naman dito, integral lang sine is negative cos. Okay, meron dyang 2, so ibig sabihin meron ka dyang meron kang 1 half, okay, or 2 sa ilalim, then maglagay ka ng negative na para ma-neutralize yung derivative ng cos na negative sign. Diba? So, cos 2x over 2. Okay? So, paano nga ba mag-IBP? IBP, guys. Okay? IBP is yung integral ng UDB is equal to UB minus the integral ng BDU. Okay? So, copyin ko lang yung ano kanina, no? Yung y sine 2x, okay? 2x is equal to, okay, ub guys, ub. So, x times negative cos 2x over 2. X quantity negative cos 2x all over 2. Okay, minus the integral lang bdu. Bdu natin is, okay, negative cos, okay, 2x over 2. Okay, yung du natin is dx na. Simplify natin guys na. So ito, t mas negative x cosine 2x over 2. Negative negative magiging plus, and then meron 2 dyan. Ilabas ko yung 1 half. Okay, so plus 1 half integral ng cosine 2x dx. Okay, nawala yung plus c. Plus c dito sa dulo. Okay, rewrite to is equal to red ulit. Puro red na. Cosine 2x over 2. Okay, plus copy 1 half. Integral ng cos is positive sign. Meron dyang 2 sa loob. Ibig sabihin pa nag-derivative ng sine 2x, magkakaroon ng 2 sa labas. So, para ma-neutralize yun, mag-over 2 ka. No, kaya, ang integral niya is sine 2x over 2. Okay, then plus c. Simplify natin na. Puro simplify. Sine 2x is equal to negative x cosine 2x over 2. Okay, plus 2 times 2, 1 fourth na. So, sine 2x over 4. Okay, plus c. At talaga guys, na pwede na to. Okay?
Pero kung ayaw mo ng ano ng fraction, pwede na yan, oh. Pwede na yan. Okay? Pero kung ayaw mo ng fraction, multiply mo ng ano, kung toto ito 4, syempre, ang i-multiply mo is yung 4. Okay? Yung LCM ng 2 and 4. Okay? So, times 4 both sides, magiging, syempre, meron siyang 4. 4y times 2x. Okay, equal to 4 over 2. So, meron kang negative 2. The cosine 2x and then plus sine 2x. Okay? Ito guys, no, times 4, so 4c. Okay, pero guys, no, syempre, arbitrary yan. Pero mo siyang gawing c ulit na. Okay, so therefore, the general solution, okay, pwede ganito. Okay, so 4y sine 2x is equal to okay, negative 2x cosine 2x plus sine 2x, okay, plus c. Okay, syempre mas maganda tingnan to yung walang ano fraction na mana. So ito yung mas simple tingnan na general solution. Okay, so kung merong condition para ma-solve yung c dyan, okay, just solve the ano value of c, okay, para magkaroon tayo ng particular solution. Okay, so ang purpose na naman natin dito is how to find the general solution of exact equation and then linear equation. Okay? So, meron kayong tanong, meron kayong di naintindihan, meron kayong gusto niyo i-clarify. Okay, so kung wala na, I think let's call it a day. So, yun lang guys. Thank you sa mga attend. See you next meeting. Have a great day.